Magandang araw mga bata! Narito ako, si Ma'am Melody, upang gabayan kayo sa ating pag-aaral. Nasa ika-anim na linggo na tayo ng ating module. Ito ay unang markahan, module 6. Ito ay galing sa MELK na may layuning na susuri ang pakikibaka ng mga Pilipino sa panahon ng digmaang Pilipino-Amerikano. May tatlong paksa tayong tatalakayin dito. Una ay ang unang puto sa panulukan ng Silencio at Sosyego Santa Mesa. Ikalawa ay ang labanan sa Pasong Tirad. At ang ikatlo ay ang labanan sa Balangiga. Liliwanagin sa module na ito ang mga pangyayari hinggil sa pagsisimula ng alitan sa pagitan ng mga Pilipino-Amerikano na pinagmulan ng digmaang Pilipino-Amerikano. Isa itong malawakang digmaan na tumagal ng mahigit sa 4 na taon. Napasailalim ang Pilipinas sa panibagong pananako, ang bansang Amerika. Nagkaroon ng iba't ibang kilusan na lumaban sa kanilang pamamalakad. Handa na ba kayong tuklasin ang mga pangyayaring nagpasiklab sa digmaang ito? Kung gayon, buksan ninyo ang inyong mga mata, gayon din ang mga tenga at isipan upang ating alamin at tuklasin ang panibagong kaalaman sa araw na ito. Nasasabik na ba kayo sa ating aralin? Pag-aralan muna natin ang kahulugan ng mga sumusunod na salita. Unang salita, pinasinayaan. Ang kahulugan nito ay inaugurasyon o italaga sa tungkulin. Ikalawang salita, dayuhan, banyaga o nagmula sa ibang bayan o bansa. Sa Ingles, ito ay foreigner. Ikatlong salita, hudyat, tanda o senyas. Ikaapat na salita, sagupaan, pag-aaway ng dalawang grupo. Ang susunod na salita ay panulukan. Ang ibig sabihin naman nito ay kanto o sulok o kaya ay intersection. Ika-anim na salita, marahas. Ang kahulugan nito ay mapanganib o di makatao. Kabisera, punong lungsod o capital. Ang susunod na salita, paso. Ang kahulugan nito ay daan o lagusan. Massacre. Ang kahulugan ng salitang ito ay patayan. At ang panghuling salita, hinimo. Kahulugan, hinikayat. Ayan! Natapos na natin ang mga salita. Simulan na natin! Tara! Samahan ninyo ako sa makasaysayang paglalakbay tungo sa pagkatuto sa araling panlipunan. Unang putok sa panulukan ng Silencio at Sosyego Santa Mesa. Bagamat formal na ipinagkaloob ng Espanya ang Pilipinas sa Estados Unidos, ipinagpatuloy ni Aguinaldo ang pagtatatag ng pamahalaan noong Enero 23, 1899, pinasinayaan ang unang republika sa Malolos, Bulacan. Hindi kinilala ng mga Amerikano at iba pang dayuhang bansa ang pamahalaang ito. Subalit, kinilala ito ng mga mamamayang Pilipino
at itinaguyod ang kapangyarihan ng Republika ng Pilipinas sa pamumuno ni Aguinaldo bilang Pangulo. Ang hindi pagkilala ng Estados Unidos sa Republika ng Pilipinas ang unang hudyat ng pagbabago sa pakikitungo ng mga Amerikano sa mga Pilipino. Napatunayan ng mga Pilipino na ang tunay na hangarin ng mga Amerikano ay sakupin ang Pilipinas. Noong gabi ng Pebrero 4, 1899, isang pangyayari ang tuluyang sumira sa relasyong Amerikano at Pilipino. Binaril at pinatay ng Amerikanong sundalo na si Private William Walter Grayson, ang isa sa 4 na Pilipinong sundalo na naglalakad sa Calle Sosiego, Santa Mesa, Maynila. Kinabukasan, nilusog ng mga Amerikano ang hukbo ng mga Pilipino. Hiniling ni Aguinaldo kay General Elwell Otis na ipatigil ang barilan sapagkat may utos sa mga sundalong Amerikano na salakayin ang mga Pilipino. Walang nagawa si Aguinaldo kundi ang magdeklara ng pakikidigma at makipagpalitan ng putok laban sa mga Amerikano. Mula sa Malolos, sumugod ang mga pinunong Pilipino sa panulukan ng Silencio at Sosiego, Santa Mesa upang makipaglaban. Ang sagupaan ay nakarating hanggang Ilog Marikina at nabihag ng mga Amerikano pati ang mga karatig bayan ng Pasig, Pateros at Guadalupe. Lumaganap ang labanan ng mga Amerikano at Pilipino sa iba't ibang panig ng bansa. Nagkaroon ng sagupaan sa labanan ng Maynila, Pahilaga patungong Malolos, ang kabisera ng unang republika ng Pilipinas. Nagpamalas ng buong kagitingan ang mga kawal na Pilipino, ngunit wala rin silang nagawa sa marahas na pagsugod ng napakaraming sundalong Amerikano. Nabihag ng mga Amerikano ang Malolos sa pamumuno ni General MacArthur. May mga labanang naganap sa Maynila na pinamunuan ni General Antonio Luna. Ngunit nabigo ang mga Pilipino sa pakikipaglaban sa mga Amerikano. Sa labanan sa Malolos noong Marso 31, 1899, bumagsak ang kabisera ng unang republika sa kamay ng mga Amerikano. Napilitang lumisan si Aguinaldo patungong San Fernando, Pampanga at dito inilipat ang kabisera ng republika. Talakayin naman natin ngayon ang labanan sa Pasong Tiran. Dahil sa lakas ng pwersa ng mga Amerikano, nagpalipat-lipat ng punong himpilan si Aguinaldo. Mula Malolos ay lumipat siya sa Nueva Ecija, Tarlac, Nueva Vizcaya, Pangasinan at Cagayan. Noong Setyembre 6, 1900, dumating siya sa Palanan, Isabela. Dito nakilala si Gregorio del Pilar dahil sa kanyang ginawang pagtatanggol kay Aguinaldo. Hinarangan ni del Pilar ang Pasong Tirad upang hadlangan ang pananalakay ng mga Amerikano. Noong Disyembre 2, 1900, ay nangyari ang labanan sa Pasong Tirad. Ang grupo ng mga Amerikano sa pamumuno ni Major Peyton March ay nakakita ng isang lihim na daan patungo sa tuktok ng Paso sa tulong ng isang Kristiyanong igorot na nagnangalang Januario Galut. Dahil dito, madaling nagapi ang mga sundalong Pilipino at dito rin ay nasawi si Gregorio del Pilar.
Di nagtagal ay nahuli ng mga Amerikano si Aguinaldo sa pamumuno ni Colonel Frederick Funston. Noong Abril 1901, ay dinala ng mga Amerikano si Aguinaldo sa Maynila at dito ay sumumpa siya ng katapatan sa Estados Unidos at hinimok niya ang mga Pilipino na tanggapin na ang kapangyarihan ng mga Amerikano. Ngunit ang pagsuko ni Aguinaldo ay hindi nangangahulugan ng pagwawakas ng himagsikan. Patuloy na nakipaglaban ang mga Pilipino sa mga Amerikano. Labanan sa Balangiga. Isa sa pinakatanyag na labanan sa pagitan ng mga Amerikano at mga Pilipino ay ang labanan sa Balangiga na nangyari noong Setyembre 28, 1901 sa pamumuno ni General Vicente Lucban sa isla ng Samar. Mahigit sa 40 sundalong Amerikano ang napatay sa labanang ito sa pamamagitan ng isang sorpresang pag-atake at pagtutulungan ng buong bayan ng Balangiga. Dahil sa dami ng mga Amerikanong namatay sa labanang ito, tinagurian ang insidenteng ito na Balangiga Massacre na nabalita maging sa mga pahayagan sa Estados Unidos. Bilang paghihiganti, ang mga Amerikano ay nagsagawa ng kontraopensiba sa pangunguna ni Colonel Jacob Smith. Lahat ng batang lalaki mula 10 taong gulang pataas ay pinag-utos na patayin dahil sa kakayahan nilang humawak ng armas. Sa loob ng 6 na buwan, ang Balangiga ay nagmistulang isang ilang o disyerto dahil sinunog ng mga Amerikano ang buong bayang ito. Tumagal ng mahigit 4 na taon ang digmaang Pilipino-Amerikano. Ilan pa sa mga nakilalang Pilipinong nagpakita ng katapangan sa pakikipaglaban sa mga Amerikano ay sina General Antonio Luna, Major Jose Torres Bugalyon at General Liserio Jeronimo. Noong Disyembre 11, 1899 ay napatay ng tropa ni General Jeronimo si General Henry Weir Lawton sa isang labanan sa San Mateo. Nagwakas lamang ang digmaan nang sumuko na si General Miguel Malvar sa mga Amerikano noong Abril 16, 1902. Naunawaan ba ninyo ang ating paksang tinalakay? Ngayon, ating pagyamanin ang inyong natutunan sa aralin. Handa na ba kayo sa iba't ibang pagsasanay? Kung gayon, kunin niyo ang lapis o ballpen, papel at ang inyong self-learning module. Tumako na tayo sa pagsagot sa unang gawain. Basahin at unawain ang mga pahayag. Isulat ang tama o mali. Ilagay ang inyong sagot sa sagutang papel. Unang pahayag. Ang pagbaril at ang pagpatay sa 4 na sundalong Pilipino ng 1 sundalong Amerikano ang nagbugso sa mga Amerikano na lusubin ang hukbo ng mga Pilipino. Alamin na natin ang tamang sagot. Ang tamang sagot ay tama. Ikalawang pahayag. Lubos ang pagtanggap ng mga Pilipino sa kanilang pangulo na si Emilio Aguinaldo
at ang kapangyarihan ng Republika ng Pilipinas. Ang tamang sagot ay tama. Ikatlong pahayag. Hindi kinilala ng mga Amerikano at iba pang gayuhang bansa ang pamahalaang Republika ng Pilipinas. Ang tamang sagot ay tama. Ikaapat na pahayag. Noong Pebrero 24, 1898, pinasinayaan ang unang republika sa Malolos, Bulacan. Ang tamang sagot ay mali, dahil pinasinayaan ito noong Enero 23, 1899. Panghuling bilang. Hindi pormal na ipinagkaloob ng Espanya ang Pilipinas sa Estados Unidos. Ang tamang sagot ay mali, dahil ipinagpatuloy ni Aguinaldo ang pagtatatag ng pamahalaan dahil pormal na ipinagkaloob ng Espanya ang Pilipinas sa Estados Unidos. Nadalian ba kayo sa gawain? Nangangahulugan lamang ito na naunawaan ninyo ang aralin. Dumako naman tayo sa gawain dalawa. Pagsunod-sunurin ang mahahalagang pangyayari. Lagyan ng bilang isa hanggang lima sa patlang. Isulat ang sagot sa sagutang papel. Tingnan nga natin kung tama ang inyong sagot. Ang tamang sagot sa ating pagsasanay ay ang mga sumusunod. Nakuha ba ninyong lahat ng tamang sagot? Magaling! Saludo ako sa inyo! Para sa susunod nating gawain. Gawain tatlo. Magbigay ng reaksyon tungkol sa pangyayaring naganap sa Balangiga. Sang-ayon ka ba na tinawag na Balangiga Massacre ang labanan na ito sa Samar? Isulat ang reaksyon mo sa sagutang papel. Gawing gabay ang rubric sa inyong pagsagot na makikita sa inyong module sa pahina 6. Bibigyan ko kayo ng 10 segundo para magawa ito. Tapos na ba kayo? Alam kong napakadali at kayang-kaya ninyong sagutan ang ating gawain. Para sa ating gawain 4, magtala ng posibleng nangyari batay sa sumusunod na digmaang Pilipino-Amerikano. Isulat ang iyong sagot sa espasyong nakalaan. Bibigyan kita ng panibagong 10 segundo upang masagot mo ang gawaing ito. Sagutin sa abot ng iyong makakaya. Madali lang, hindi ba? Kung gayon, binabati ko kayo sa napakahusay ninyong pagsagot.
Ngayon naman ay oras na para sa ating tayahin. Suriin ng mabuti ang bawat katanungan at pangungusap. Isulat sa sagutang papel ang titik ng tamang sagot. Unang katanungan. Kung ang napili mong sagot ay A, tama ka. Kung ang napili mong sagot ay A, tama ka. Kung ang iyong sagot ay B, tama ka. Kung ang iyong sagot ay C, ikaw ay tama. Kung ang napili mong sagot ay A, tama. Kung ang napili mong sagot ay B, tama ka. Kung ang iyong sagot ay B, tama ka. Kung ang iyong sagot ay A, tama ka. Kung ang napili mong sagot ay D, tama ka. Kung ang napiling sagot ay C, tama ka. Nakuha ba lahat ang tamang sagot? Kung gayon, binabati ko kayo sa napakahusay ninyong pagsagot. Napagod na ba kayo sa ating mga gawain? Kaya pa, hindi ba? Para sa ating karagdagang gawain, sagutin ang ikalawang bahagi ng tayahin sa pahina 8. At dito na nagtatapos ang ating aralin para sa araw na ito. Nawa ay marami kayong natutunan at napulot na kaalaman sa araling ito. Laging tandaan, magsuot ng face mask, ugaliing maghugas ng kamay at pagsunod sa distansyang pisikal upang makaiwas sa nakakahawang sakit na dulot ng COVID-19. Muli, ako si Ma'am Melody, ang inyong guro sa araling panlipunan. Paalam!